Ganyan din yung head, may tawag dyan. Pang may silipan ng spark plug yung kabila. Nakikita ko eh. Kulit ng carburetor. Kihan. Alright, what's up mga boski? Lupit ng lugar ng intro natin. Dito tayo ngayon sa ano? Mabitak. Kamusta kayo? Medyo na busy lang ako ng mga ilang araw. Pasensya na kayo. Ano, may balita sa inyo mga boski? Alright, baka hindi ka pa nakasubscribe mga boski. Boski, baka hindi ka pa nakasubscribe. Kasabit naman na subscribe dyan sa YouTube channel natin. Alright, tapos palike na rin ang page natin sa Facebook, TikTok. Charot. May TikTok din pala ako mga boski. TikTok, Instagram, wala tayo na. Facebook, YouTube, and TikTok. Yun. Tapos din yung kamay ni brother. Kala ko ako eh. Ayan, punta kami mga yung mga boski sa isa kong nakausap na follower natin. Si Boss Arnold. Based siya sa US. Nakabili siya ng DT, parang DT1 yata, DT125 or DT something. Tingnan na lang natin mamaya. Iba kasi yung code nung ano eh, nung engine niya eh. Yung unit na yung galing na US, so papabuo natin kay Sob. Assemble. And hopefully mapatakbo ni Sob, pero medyo mapapalaban si Sob. Kung hindi mo mapatakbo, well okay lang, at least mabuo natin. Kasi hindi talaga siya running mula US, so baka posibleng may papalit na ng pyesa. Kailangan. Wala kasing kuryente daw. So dito yung daan natin na shot na. Red doors. Alright. Laki ng logo. Laki ng bote nun. Sa likod natin si Sob mga boski. Ayan. Yun. Sob, let's go Sob. 44 kilometers pa tatakbay namin. Oy. Dami-daming lupa to ah. So first time ko rin na ano, mapapatambay dito sa Victoria, Laguna. Makakita tayo ng mga two-stroke. Thank you na marami sa mga sponsors ko. Siyempre, andyan ang Thai Kid Moto, Burnt Manila, Chukoyski Pares, Team Motorero, Ace King Apparel, Apple Rice Clothing. Siyempre, tsaka mga tropa natin na grupo, KR150 Nation, KR150 Pilipinas, and Two Stroke Family. Yes. Update ko kayo mamaya mga boski, paganda na tayo. Grabe, touchdown na kami dito sa bahay ni Boss Arnold. Nag-asikaso sa amin si Tita. Shoutout ko yung mga tropa ni Boss Arnold. Boss, nilatagang agad kami ng ano, daon ng saging si Sob. Sorry, dito magagawa, dito bubuhin ni Sob yung unit. Ayun oh, galing US. Pero pakita ko muna sa inyo mga boss kaya itong RS 100. 100 yata, ano? Ay, naku. Parang iba yung pagkabakal ng mga gantong mga nauna. Parang iba yung pagka RS-100 na ito. Hindi siya yung typical na RS-100 na nakikita ko eh. Kulit ng carburetor. Kihan. Sob, yung carburetor niya kihan eh, hindi kihin. Kihan, may ganun pala. You know. 17 na yung gulong nito. Ay hindi, 18. Eh, hindi, 18 pa. Ito, 17 yung harap. Pero yung gulong, parang labas pa ng kasa. Replacement. Flower type. No? Oo, flower. Flower type.
Ha? Hindi, Sony. Sony tire. Ay, mga replacement na siguro. Smooth. Paraning pa daw to. Sabi ni tatay. Kihan yung tatak. Oh, may logo pa ng ano. May logo ng Yamaha. Oh. Ganito rig kaya ito. Parang rig pa. Tsaka nandito yung ano. Meron dito. Replacement. Mga replacement na, no? Sa Victoria yung mga ano, mga boss. Yan. Ah, si tita. Pakain muna kami. Cancel muna. Alright. Pakain muna sila. Papatirahin kami dito ng mga malulupit ng mga food biryani. Parang last supper to, ah. Ito yung mga unit, mga boss, kishare ko lang sa inyo. Ah, nakandito. Nakalatag na. Buo lang muna para malaman. Pagdabo, no? Sob? Hiwag-hiwag. Literal eh, no? Hiwag-hiwag-ski. Alright. Ay, pang! Ganyan din yung head, may tawag dyan. Pang isilipan ng spark plug yung kabila. Mga boss, tilapia pipe, sabi ni Isaw. Tilapia, parang tilapia. Hindi siya bilog. Solid. Itong pinutol. Ah, yan ang pinutol ski. Pinutol ba ito, boss? Pinutol? Mm. Oh, tainik niyan. Alright, ayan na siya mga boss ski. Nalagyan na ng tayo ni Sob. Sara, parang mga typical na RXT. Sa gauge. 10,000 yung red line. MPH siya since US. Contact point siya na 81.25. Upuan niya parang RS 100 mga boss games. Ay, wala yung pandoob. Galing. May ano rin. May naalala rin. Kung iyaano niya, gaganoon mo siya. Aangat. Rectifier niya ito. Laki. So, tingnan natin kung ano yung tsura kapag tayong-tayo na talaga. Alright. Tilapia pipe, mga boss. Flat lang. First time ko makakita ng pipe na ganito. Flat. Alright. Nakabit na mamaya. May sob. Yun nga lang, sa case na ito, parang pinutol siya. Kasi sobrang haba doon sa shipping. Mga pyesa. Ayan pala, may mga lumabas na ano. Ayan mga boss, kibali ang nangyari. Naghanap kami ng backup sa contact point. Siyempre, ang pinakamulupit nating ninong. Ito, at ikutin mo lang na ganyan niya. May client yata. Wala. Patay ka liha. Si Ninong Liber. Ano siya? Admin ng two-stroke family sa dito sa Laguna. Kasama niya sila Ninong Eric. Patay na, magkakaba na ito ng contact point ngayon, mga boss ki. Wala, basag na. Patay, basag ski. Ayun, may tinga ako. Liha. Ah, liha ski. Liha. Pang, mukhang nagkaroon ng pag-asa. Liha. Alright. Liha, wala ako. Ayan, mga boss ki, dumating din si Ninong. Berhel. Ay, ano? Berhilio. Berhilio. Yeah.
Matindi, may pasalubong kipa sa amin, no? May pabaon. Galing Pampang Manila? Pwede na pero nasa ka kanina nung tumawag ka. Nasa sa bang na? Ah, malapit na. Nayaway sis eh. Ingat ako sa amin eh. Sa puso. Ah. O siyempre eh. Admin natin yan dito naman sa Victoria sa Ninong Berhelio. Meron to. Yeah. Yeah, dito lang to. Sukat na. May mga dadaling tayong itlog. Fresh from Victoria. Dito lang to. Yan, sa counter. Yeah. Ayun mga boski, ang ending, sinilip na ni Ninong Liebert natin na confirm yung problema. Sa primary, Inong, tama ba? Oo, primary. Paano, Inong? Paano yung mga diskarte doon? Ano, either ipaliwin natin siya kung wala tayong mabilan. Pinakang ano. Madali na mayroon tama, malalaki yung mayroon. Ah, madali lang rewind? Oo. Yan gaya yung mga CD na gabukan, ano? Ano? Pwede mo sa tatay ko. Yun, sa tatay mo, pre. Solid yung tatay mo, pre. Thank you na marami si Idol Titin. Hindi lang pala sa... Hindi lang pala sa stainless malupit to si Idol Titin. Buti dumating si Ninong Liebert. So, yung mga diskarte sa kuryente, yung mangyayari. No, kung sakali, pwedeng ko yung ilahin. Kasi malapit na si Ninong dito. Yun. Thank you na marami, no. Sa paglapag, napaka-solid. May merienda muna kami ni Ninong Liebert natin. Yeah, mga boski, bali ganyan na yung tsura ngayon. Kaka-beach skin na nila yung gulong. Bumakap na yung mga tropa natin dito sa Victoria. Tsaka yung si brother. Ay, tsura na. Ayan. Kaya lang, medyo naging issue namin yung carburetor. Natuyuan na ng gasolina, tapos may halong tuti. Iba yung pagkalagkit niya. Binabad pa. Tapos may problema sa primary ng kuryente. So, kailangan pa mag-rewind. Ayun, nagkabuhata na. Nakapit mo na yung ano. Yan na mga boski, bali ito yung parang pinaka finished product as of now kasi parang gulong. Yung nga nabanggit ko, hindi pa nakaka-order ng gulong si Bossing. Tapos check pa yung ano, check yung sa kuryente niya. Yan na yung best way natin sa ngayon. Yung carb lilinisin lang, binabad muna pero baka tulungan kami ng mga tropa natin sa Victoria. Tutulungan tayo sa ang tawag dito, ultrasonic. Ano? Gawin tayo yung mga ultrasonic na nag-offer nun. Yan, si Boss Titan bahala dyan. Kala mo, stainless yung mga bolts na tinitira yun, no? Ayan na siya, 81 mga boski, yan yun. Ganyan siya kagwapo. 1971, 3,561 lang yung tinakbo. MPH pa. RPM niya red line yan, syempre. Buo na. Wala na, tapusin na natin itong content mga boss. Meron na tayong kalaban dito. Big shoutout sa nagkasikasa sa amin dito. Sila Boss John, Larry, and si Tita, siyempre, of course. Unlikapi kami dito. Si Chef. Shoutout sa Titan Customs, sa Wild Dogs, sa Abando. Alpha P Omega. Alpha P Omega, yan. Big shoutout po, Alpha P Omega. Apo, in short. Alright, tsaka sa Victoria's Eatake na nagpa-food trip na sa amin ng napaka-solid na pagkain, di ba? At tsaka si brother, hindi siya nagsawa. Alright, Omsim. Paano ito kami?